Hi guys! Welcome to my channel! This is Mars Abreo. Ayan. Nandito po ako ngayon guys sa aming garden. Ayan o. Pasensya na po guys at ngayon ko lang kayo na-update sa aming garden dahil po minadali ko po itong linisin dahil tag-ulan po dito ngayon. So itutor ko lang po kayo konti-konti ngayon. Dito guys, ito yung mga parsley. Ayan. Nabuhay pala yung sunflower, guys. Oo, ayan. Ito yung mga parsley. Nabigla ako, duma. Akala ko kaunti kasi yung mga yung ano, seeds na inano ko dito, yung mga tinanim ko. Kaunti lang. Tapos dumami, ang dami. Ang sara na. Uy, milabong ba? Milabong. Di ako sunflower. Ayan, hindi ko inakala na mabuhay itong ano, sunflower. Kasi nga, kinakain ng pagong nung yung iba. So, ayan. Ito yung parsley, guys. Ayan ang tataba nila ngayon. Ito yung mga tinanim kong mais. Ayan, sa gilid ko lang sila nilagay. Ayan yung mga beans. Ayan. Ayan, ito kami dalawa ng asawa ko nagtali nito. Isa tong ayan o, kinain na pagong guys yung marul, litos to guys. Ayan, pinabayaan ko na, hindi ko na kinuha para hindi na lang kainin ng pagong yung mais. So ito na lang, pinabayaan ko na lang siya dyan. Ayan, ang taba. Ito yung mga beans. Ayan. Kami dalawa ng asawa ko ang nag-ano nito, guys. Nang lagay. Oo. Tinulungan niya ako. Ayan. Another mais. Konti lang yung mais, guys. Kasi talagang akala ko nga wala nang matira. Nung maliit pa sila, ano, sinunod ng kain ng pagong. Ayan. Another beans. Mga beans yan lahat, guys. Ayan. So, dito tayo. Ito yung line. Lahat ng linya nito, guys, puro parsley. Ayan, parsley. Dito naman, parsley. Dito naman, parsley again. Ayan. Every other day po ako nagkukuha ng parsley, guys. Tapos, binibenta namin. Oo, binibenta namin. Ito kabak o pumpkin. Ayan. Ayan, ito. Tingnan niyo yung mais ko, guys. Mabuti na lang may ibang hindi naman ni lahat ng kain ng ano, pagong. So, may natira naman kay papano. Ayan yung mga sunflower, guys. Yung maliit pa yan. Akala ko talaga maubos yan sila lahat. Mabuti na lang may tumubo. Ayan guys, iba't ibang klaseng pumpkin to guys, yung dilaw tsaka yung mahaba na parang kung sa atin upo, yung parang upo o yun, meron dito may halo yan. Yung mga mais guys, pinanghalo-halo ko yan kasi hindi ko naman yan binibenta, ay ginagawa ko lang yung soup o yan kasi gusto ng mother-in-law ko na may soup. Ayan. Ayan guys, everywhere may mais. Dito naman guys, ito yung jajik. Jajik, ano ba tong jajik ha? Pipino, ayan, pipino. Ito yung nilagyan ko ng pipino. O, pipino to sila dito guys. Ayan, may mga bulaklak na. So, pero dati, ang tinanim ko dito, ito. Ayan, may mga marol pa, ay mga litos pa. So, ayan, o may nakita ako ditong bunga kanina. May bunga ng isa. O, di ba? Ayan, o nakita nyo, guys. Ayan. Ito, mga pipino to. May mga bunga na. Ang bilis ng bubungahan, guys. Ang ganda talaga. Ano nga ako, na problema ako nakaraan dahil sobrang lakas ng hangin, sabi ko, naku po, mga bulaklak ng pipino ko.
So mabuti na lang hindi na kumapit talaga sila, hindi talaga sila nagpa ano. Pero ayun oh, ayan kung nakikita nyo, may nahulog na mga bulaklak. 'Di ba? Sayang. Mabuti na lang hindi naman lahat. Ayan oh guys, may mga ano na sila. Kaya gustong-gusto kong mananim guys. Ang bilis ko matubuan ang tanim. Guys, oh, may isang to. May isang bunga na nung isang araw ko pa yan nakita dyan eh. Oh, ayan. Ayan, ito. Pumpkin yan dyan. So guys, ipapakita ko sa inyo ha. Kasi dapat para mamulaklak agad yung mga kamatis guys, pinuputulan to, hinahat, ayan oh, pinusunodan ko yan ng putol ito, ayan kung nakikita nyo, ayan hindi yung pinabayaan ng talaga basta basta guys, pinuputulan yan ng mga dahon dahon oo, ayan guys, ito nakikita nyo ba, ayan pinuputol ko ito, ayan dapat putulan yan para makahinga naman yung ano, ayan may bulaklak na, dapat maarawan yung mga bulaklak para ang ganda ng tubo, tubo agad dito naman guys yung mga kamatis ko, ayan pero pa tubuin ko lang konti yan, puputulan ko yan guys, puputulan ko yan. Oo, pero may mga bulaklak na para makahinga naman yung ano, ayan. Ang nagturo sa akin guys ng ganito, hindi pala basta-basta hayaang tumubo yung kamatis. Hindi naman lahat ng tanim dito guys, para katulad nung ano, pipino, tinanggalan ko rin yun ng mga dahon. So, hindi lang basta pala patubuin lang patubuin. Sabi ng mother in law ko, putulan ko daw, tanggalan ko ng dahon nang maarawan yung mga bulaklak ng mga tanim ko. Ayan. Tapos sinusundan ko to ng linis guys para maganda yung tubo. Ginagaya ko yung mother-in-law ko dahil doon sa garden nila, sa lugar nila. Ganito ginagawa niya. Nagpaturo ako sa kanya. Ayan guys. Ito, pinaano ko to. Pinalago ko to. Tinanggal ko. Ay, hindi ko tinanggal kasi parang ano, tutubo to guys eh, yung seeds maglalabas yan ng parang bulaklak, yung gawin kong seeds for next winter guys. So ayan ito anahin ko rin to, putulan ko rin yan, tapos itali ko tong mga kamatis guys tsaka yung mga sili para ayan, kasi ang bigat ng mga kamatis pag nagsibungahan, so ngayon pa lang itatali ko na habang hindi pa maano kasi guys, sobrang maulan dito ngayon. Ayan guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko talian yung kamatis. Kasi guys, mabigat yan kamatis pag lalo ng pag namunga, tsaka pag mahangin, baka magsitumbahan, diba? Kasing lakas talaga ng hangin dito at maulan sa ngayon. Ganito, tinatali ko dito, tapos, ayan. Ayan siya guys. Kaya diba, ang hirap mag video guys. Ako lang mag isa. So ayan. Tapos paglalaki kasi yan guys, mabigat na yan pag namunga. So nakita nyo na ang ginagawa ko dito. Ayan, everywhere may mais. Ito guys, yung parang sesame seeds. Oo, kitan ang ano nila dito. Kitan ang tawag. So ayan, marami ako nyo guys. Ito yung pinalit ko sa, kasi guys ang nakatanim dito, may tinanim ako dito na mais. So hindi tumubo dahil sinunod ng kain ng mga pagong. Ayan, so marapit na siyang mag-dry. Ang nagturo din sa akin ito guys,
Yung mother-in-law ko, oo. Palagi niya akong binibisita dito. Tinuturuan niya ako paano palaguin yung ano, mga tanim ko. Ayan guys, sabi ko, na nakaraan, hindi na ako magtanim ng sunflower. So, binigyan ako ng seeds ng mother-in-law ko nung nakaraang buwan. Ang bilis naman nito. Ang bilis tumubo ng sunflower, guys. Basta na mainitan. So, sana magkaano ko nito. Kasi nung nakaraan, nagtanim ako last year nung nakaraan, ang konti lang na harvest ko dahil sinunod ng mga bees ng ano ba ni? Oo. Ito naman yung chickpea. Ayan oh, chickpea. Yung unsa man sa Bitcoin oy. Nuhot ang tawag dito, guys. Sa English chickpea yon yung ano pinanglagay ni Madam Barang sa hula hoop niya. Ayan mo. Oo. Akala ko talaga inubos to ng mga pagong, guys, kasi yung mais ko, ayan guys, yung mais ko kaya hindi nakatubo. Pangalawang lagay ko na yan dyan, guys. Pangalawang ano ko na yan to. Yung una talaga kasabayan nung doon na malalaki doon sa kabila. Ayan, may bunga na. Dito naman, guys, ito yung strawberry. Ang nagtanim dito, guys, last year. Ayan. Yung asawa ko. O yun. Tapos, pag winter, guys, namamatayan sila ng kusa. Pag summer naman, ayan. Nagdadahon ng kusa. Oo, ganun yan dito. Ayan. Sana magbubunga. Sana mamulaklak. Oo, ayan. Asawa ko ang nagtanim yan, guys. Ayan sila. Ayan, hindi ko pa nga ito nasundan ng lane. So, ayan guys, sunflower. Ayan, may bulaklak. Sana, lalaki pa yan, guys. Ayan yung mga malaking sunflower. Yung may seeds talaga. Oo, na ano. Sana hindi ako maunahan ng mga bees. Ayan. Akala ko talaga, guys, na hindi natututubo. Pero tumubo. Pero doon sa kabila, hindi talaga. Hindi talaga kinaya. Naubos ng pagong. Pero wala tayong magagawa. Hindi naman nilahatin. Ayaw siguro nila ng mga beans. Kasi yung mga beans ko, walang mga problema. Ang marol ka mo, tsaka yung mais. Tsaka ito, nung maliliit pa, itong sunflower. Ayan. Ito yung mga sunflower dito, guys. Sabi ko nga nung karaan, hindi na ako magtatanim dito. Uy, sayang naman. Inunahan ako ng mga ano. Pero, binigyan kasi ako ng mother-in-law ko ng seeds nito. Di, tinanim ko na lang. Ayan, kalabasa. Ayan, yun yung sila, guys. Kung makikita nyo, guys, ayan, mga sunflower yung nagsitubuan. Ayan. Itong mga mais na to, guys, pangalawang lagay ko na to dito. Pangalawang tanim ko na to dito. Kasi nung una talaga, naubos na sila kakatapon ko ni pinupunta ko doon sila o nilalagay ko doon sa nakita niyo sa babaw, guys, diyan ko sila kinukuha ko sila dito, nilalagay ko sa sako doon ko sa taas niyan, pinapakawalan ko sa taas. Oo, ayan ito ng mga sunflower dito, guys, siningit ko lang to dito. Ayan oh, kung nakikita niyo, hindi nag-arrange yan kasi nga nagmarka, bahala na lang ako na maano. Ayan oh. Matutubo kayo ito na lang kasi
hindi na ako nag-ano na matutubo, makahabol yung mais ko. Pero wala, tumubo naman na. Ayan o, mais. Mais. Ayan, mais kasi gusto ko talaga mais ang nakaplano dito. Ayan, may marol pa. Ito guys, may bunga na yung pumpkin. Ayan, ay pangkalabas ang tawag nito. Kabak ang tawag nito dito guys. Hindi to pumpkin. Ayan, kabak. Ano ba yung kabak sa ano ha? Kalimutan ko na. Ayan. Nakikita nyo guys, may kagat. Ayan, oh may kagat. Sigurado may pagong naman ulit dito. Diba, inuunahan ako pag harvest. Ayan guys, ito rin yung bamya. Okra. Nakita nyo yan guys. Yung okra dito guys, maliliit. Ano lang, kumajingking. Kung ano ba sa ito? Oo, maliliit yung okra dito. So ayan, another okra. Meron pa doon. Mga okra to dito guys. Iba ang pagtatanim ng okra dito guys. Parang sabog-sabog. Hindi katulad sa atin na karin sa orange. Dito sabog-sabog. Oo, binubungkal yung lupa. Pagbungkal sa lupa, nilalagay yung mga, pinanghiwalay yung mga ano, nilalagay lahat ng seeds ng okra. Tapos, tinatabunan ng lupa. Ganon, ayan, tubo sila. Ayan, mga may mga okra yan dyan, guys. Oo, ganon. Ganon ang pagtatanim dito, guys, ha. Baka masabihin nyo na halo-halo yung tanim. So, ganitong style ng pagtatanim dito. Dahil, kagaya nyan, guys. Kinakain ng pagong mga mais ko. So, at least yung iba na produkto, hindi kinain ng ano, pagong, may aanihin ulit. Oo, ganun yung turo ng mother-in-law ko dahil pag season talaga ng mga pagong guys, magsilabasan talaga yan sila kahit saan. Oo. Ayan. Oo, mabuti na lang ang bilis tumubo ng sunflower guys, basta lalo na pag mainit talaga. Ayan siya. So, ano to sa English guys? Ayan guys. Ito naman yung kabak. Ano nga tawag nito sa English? Nakalimutan ko talaga. Ito maganda ang tubo dito guys. Mataba ang lupa dito ng part. Ayan, kabak yan dyan. Ayun o, mais ko. Ang ganda ng tubo ng mais ko. Hindi na dali ng mga pagong. Another sunflower. Pinanghiwa-hiwalay ko yung sunflower guys. Inubos ko pagtanim yung bigay ng mother-in-law ko na seeds. Ayan, may mga bulaklak na. Ayan. Okay, mag-alala guys. Sobrang dami niyan. Ibibenta ko po yan guys. Oh. Kaya, medyo hindi ako naka-update sa inyo ng video. Dahil nga, sinunod ko sila ng linis. Kasi sabi ng mother-in-law ko, sundin mo, sabi niya, sundin mo ng linis yan para maganda ang tubo ng ano, mga pananim mo. O yan. Ito, yung mga beans din to. O ayan, sinunod ko, ayan. Ang linis, diba? O maganda yung garden na malinis. Kaso dun sa kabila, pinabayan ko na kasi malapit na yung ma-harvest yung sesame seeds. So, ayan. Another mais. Ayan. Ito, jajik. Oo, mga pipino to dito, guys. So, abangan yung bunga ng pipino dahil may ibang klaseng pipino na tinanim ako dito. Di ko alam kung dito ko ba yung na, ano, dahil nahalo ko eh. Oo, nahalo ko yung isang variety ng pipino. Kung dito ba yun o doon sa kabila. Ayan. Ayan, nahalo-halo ko yan dito guys. Ganito ang turo nila sa akin. Halo-haloin mo pagtanim dahil nga ang daming pagong. Hindi daw natin alam kung
ano kakainin na pag kung at least may matirang ibang produkto. Ayan, may chickpea dito. Ito yung tira ng ano, doon sa kabila na ano, nilagay ko. Dito po, inubos ko talaga lahat ng seeds na meron ako, guys. Oh, inubos ko, pinagkalat-kalat ko dito. Pag-rest din ng asawa ko, dito kami. Kung napapansin nyo guys, yung mga kamatis dito ay ano pa lang, parang bagong tubo pa lang. Hindi na to seeds ko na naipon ko guys, hindi ko na to seeds. Ano na to? Binili namin ng mother-in-law ko doon sa bilihan ng mga gulay, yung mga ano, yung nagpapatubo ng mga gulay. Oo. Ayan, binili namin yan doon. So, ayan, ito. Hindi na ako ang, hindi ko seeds na to. Oo. May cherry dito, hindi ko alam kung saan ko nalagay yun. Nahalo ko. Ayan. Another, ayan. Mga kamatis yan. Ayan guys, sa bawat gilid ng ano, kamatis, nilagyan ko rin ng simis uto. Ano to sa English guys? Nakalimutan ko. Simis uto ang tawag nila dito. Oo, ayan. Ayan, ito yung talong guys. Talong, ayan. Ang nilagay ko dito, yung marul. Naubos ang litos. Ay, marul. Naubos ang litos guys. Naubos ang litos dito. Ng pagong. Oo. Naubos talaga. Mabuti na lang. Nung panahon na yun, kakaano ko lang, sinundan ko lang din ang tanim ng talong. So, yung talong, ayan yung tubo niya. Hindi na. Hindi ko pala nahihuhuli ng layo-layo. Ang lalapit. Another si Miss Uto. Ayan, kamatis. 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 Ayan, si Miss Uto. Ito dito, si Miss Uto at saka talong. Ayan, kakaano lang nila, tubo lang.
sili dito. Ayan. Sweet pepper yan, guys. Oh, ito yan. Ito, guys, bago kong tanim na pirasa. Ayan. Yung parang ano, guys, yung tawag ito. Parang onion, green onion, oo. Ayan, pirasa tawag nila niyan. Ayan. Hindi ko pa natapos. Meron pa doon sa bahay. So, sana magawa ko. Magawa ko na. Dahil ang ano ko ngayon, magtatali muna ako ng kamatis. Itatali ko muna yung mga kamatis dahil maulan na naman. Baka magsitumbahan, sayang. Katulad niyan, guys, oh. 'Di ba nakahiga? So, ayan. Itatali. Hindi naman taling-tali. Yung parang maanohin mo lang siya na hindi siya matumba. Kasi grabe ang hangin dito. Ayan, oh, may ambo na naman. Ayan, guys, katulad niyan. Ayan, oh, natumba. 'Di ba sayang 'yan? So, kailangan ko talagang itali 'yan sila. Parang ayaw may Kaya para naman hindi masayang, oh, kawawa naman. Tapos bago ko 'yan tali, guys, dinupitan ko 'yan. Ayan, oh, manggupitan, tinanggal kasi may mga bulaklak na para pag-aaraw maarawan. Ayan. Ay, maliit. Maiksi pala, hindi maliit. Ayun, guys, pag magsipag, may aanihin kaysa nakatambay sa bahay. So, magtanim. Hindi magchismis. Wala naman ang kachismisan dito, guys. Ako lang mag-isa dito. Yung mga kapitbahay ko, mga matatanda na. Oo. Ako lang yata, dito sa street namin, parang ako lang yung bata dito. Oo. Ayan. Naano ko na. Ayan, o, natali ko na. Ayan, natali ko na, guys. Ito, guys, itali ko rin. Para paghangin hindi na dili magbanda-banda. Oh. Diyan lang ba maano sila sa tali ba, oh. Hindi matumba. Hindi masayang yung tanim. So yun lang muna, guys, ang aking update dito sa aking garden. So sorry po talaga dahil hindi ko kayo from time to time na nandito ako sa garden, hindi po ako nakapag-update sa inyo dahil ako lang po mag-isa dito. So ngayon lang po ako may oras na makapag-video. Ayan, sariling sikap na video, guys. Ayan, guys, maraming salamat po pala sa aking mga subscribers, sa mga nanood sa aking mga videos. Maraming salamat sa inyong mga suporta, guys. At alam nyo na kung sino kayo. So, see you in my next video. Bye, everyone!